Well, mga sulibay, application of foliar fertilizer, crop giant, also insecticide. We use Dieten, Scorpio, and Alaika. Well, lovely morning po mga sulibay. Sa ngayon, nandito po tayo sa kabilang barangay upang mag-spray ng ating palay. Sa ngayon, itong ating RC4 Auto Variety ay nasa 86 days na po. At kailangan po natin na ma-sprayhan na ng insecticide. Actually, tapos na po itong na-sprayhan ng foliar fertilizer ang crop giant. Pero sa ngayon, dahil nakita natin kahapon ng mga lumilipad like atangya, ay minabuti natin na ma-sprayhan. At saka may napansin din tayo ng mga stem borer. Ito, nakita nyo, mayroon ng puti kagad. So kailangan mapuksa natin ito, no? Actually, kukunti pa lamang, pero mahirap na kapag dumami ay uubanin po ang ating palay. Kaya sa ngayon po ay minabuti natin na magpa-spray kagad ng insecticide upang mapuksa at mapigilan ang pagdami ng mga mapanira o mga maaring makasira sa ating palay, no? Bukod po sa insecticide na ating pina-spray dito, ay pinahaluan ko pa rin po ng crop giant. Kumbaga, second application na po ito para higit na mas maganda ang ating palay, ang butil ng ating palay. Inuulit ko po, ito ay RC402 at kumbaga maganda ang pamumunga. So sa ngayon, ito po tayo at kasalukuyang ina-apply ang mga nabanggit nating mga insecticide.
Etong bahagi din po naman dito mga kasulibay ay nasa 76 days na po itong RC-222, no? Nakahabol siya dito sa RC-402. Ito pong RC-402 natin, ulit ko, ay 86 days na po mga sulibay. At ito naman ay 76 days ang ating RC-222. At sa may bahagi doon, sa may unahan o sa may medyo mataas na bahagi ay SL-8 po yan mga sulibay. So ngayon ay pahalang na o humahalang na, yumuyuko na ang RC-402. Ayan po mga sulibay, no? Kailangan po, sabi ko nung sa isang video ko na dapat natututukan ito na may maintain sa tubig, sapagkat ang isa sa diferensya po mga sulibay katulad nito, eto yan, nagkakaroon po ng itim na butil. Yan po ay nagkakaroon minsan ng kakulangan sa tubig. So kailangan ma-maintain natin ang irrigation o ang water supply ng ating palay upang hindi po magkaroon ng mancha ang butil ng ating palay. Dito po sa bahagi rito ay hindi po tayo nakapag-apply ng armory para maging makinis sana ang ating palay, no? Ang available po kasi na ating fungicide na ginamit noong nakaraan ay ang BLB upang mapuksa yung o mapigilan yung pagkasira ng dahon o leaf blight. So sapat na po yun para sa akin. Kaso minsan dumarating yung pagkakataon na ganito, pero okay na rin kahit paano mga sulibay, no? Okay na ang butil dito. At maghihintay lang muna tayo ng mga 3 linggo siguro ay pwede na rin anihin itong ating RC-402. Ang inaalagaan po natin dito mga kasulibay ay yung pong ma-isprehan siya ng mga pesticide upang hindi po tayo dayuhin ng mga insekto, mga kulisap o anumang mapanira sa ating palay. Ngayon ay sabi ko nga kahapon ay nakitaan ko ng bahagyang dumilipad. Ngunit hindi natin hintayin na dumami po sila, kaya nag-apply na kaagad tayo. Pina-sprehan po natin dito sa dalawang tao natin ng pesticide. Ayon sa aking nabanggit, yung gumamit tayo ng Scorpio, Alaika at Dieten. Pero hinaluan na po natin ito ng Crop Giant, ang foliar fertilizer, para one-time application po ito mga sulibay. So hindi pa rin nalilinis ang ating pilapil, no? Pero nangako ang ating katiwala na lilinisin na raw. At nakaready naman po yung ating crush cutter upang malinisan ang ating pilapil. Oh, ito medyo mabilis talaga itong 402 mga sulibay dito, oh, medyo naninilaw na. Oh, mayroong papahirog na rin. Oh, hindi naman kasing tulad ng hybrid na talagang hitik kung mamunga ang 402. Pero kapag ang 402 naman po ng mga sulibay, sa katulad na ito, kung namunga ay napakarami rin naman. Hindi po mahaba ang uhay, pero siksik naman kung mamunga. Ayan. And dito po mga sulibay ang RC-222 o RC-222 ay nasa 70% na po ang lumalabas na panakil ng ating palay, no? At kagandahang pong mainam po na nangyari ay naunahan niya yung damo dito. Hindi na natin natanggal yung damo dito, hindi na napuksa. Pero naunahan niya na tumaas. Kaya po tayo ay kahit madamo ng konti itong ating palayan sa ngayon ay nakakasiguro na po tayo dito sa bunga. Ang kailangan lang natin talaga ay alagaan
sa pag-spray ng insecticide. Well, sa may bahagi din po naman dito mga sulibay, ito ang SL8 variety. At nakalapas na po ang mga pinnacle ng ating SL8 variety mga sulibay. Ano? Ito. Ito lamang ang kainaman kapag hybrid, ang ating palay ay pagkatataba at pagkakayabong yaong trailer ng ating SL8. Ano? O, ayan po, makikita natin. Noong nakaraan po mga sulibay, sabi ko nga ay nakakadismayang tignan sapagkat nauna pong tumubo yung mga trigo-triguhan o mga palay-palay. Ito po talagang napakarami. Pero sa ngayon, nung ginawa ko, pinatabas ko po, pinagapas ko po sa kanila ang trigo-triguhan na tumubo dito na katulad nito mga sulibay. Yan po ang trigo-triguhan. Marami pa rin po pero hinayaan ko na dahil sabay bahagi dito ay hindi naman kasing yabong noong nakaraan. May mga bahagi pa rin po doon sa may parte dito na maraming trigo-triguhan pero pwede pa rin pong gapasin ito ng aking katiwala. Nangako po siya na ito'y kanyang magagapas at upang makahinga po yung ating namumunga ng palay. So, babalik po tayo mga sulibay dito sa SL8 at napakadalang po talaga nito ang tumubo. Ano? Pero medyo kinasihan naman po tayo at kahit pa paano ito na talagang dumami ang tilers ng ating SL8 variety. At ngayon ay masagana ng namumunga mga sulibay. At ganun din naman dito mga sulibay ay mayroon din po tayong nakitang mga stem borer, no? Yung pumuputi yung uhay ng palay. Yan. So later on po darating dito, aabot dito yung ating mga tao upang may pagpatuloy yung pag-spray ng insecticide. Dito medyo madalang ang tumubo. Ayan po oh. Pero okay lamang po. At babawi na lang po tayo sa susunod na cropping. Ito, mangilan-ngilan. Pero malalaki naman o mayayabong yung tilers ng ating SL8 dito, no? So, ito po siya. At kahit pa paano, siguro tayo makakabawi sa ating pananim sa ngayon. So anyway mga sulibay, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtunghay sa ating video at naway patuloy niyong suportahan ang Edgar Mirador Channel at subscribe na po sa mga bagong napapadaan dito sa aking channel at huwag pong kalimutan na pindutin ang notification bell upang maging updated kayo sa bawat video na aking i-upload. Pwede na rin pong i-share at mag-komento sa ating video upang masagot ko rin kung kayo may katanungan o mayroon din po kayong maidadagdag na idea para sa akin at atin pong may apply sa ating palayan. Maraming salamat po muli mga sulibay. Hanggang sa muli. God bless and mabuhay.